as requested. So, ito i-share ko na kung paano gamitin si OBS. Ako po ay bagong-bago sa apps na to. So, i-share ko sa inyo kung ano lang ang aking natutunan or ang ano ang ginagawa ko para nagamit ko to. So, bali, open tayo ng browser, Chrome or any browser na ano mo, kabisado mo, then type OBS Studio. Ayan. Search. Then makikita mo to si OBS Studio, yung under ng obsproject.com. So, click mo yan. Ayan, click siya. May tatlong choices po. Depende sa gadget na gamit mo. May Windows, may Mac iOS, at Linux. Ngayon, si Windows is, ang supported niya is 8.1, Windows 10, and Windows 11. Yan ang supported niya. So, kung gusto mo na kung ikaw po ay Windows user, of course, click ang Windows, iOS, or Linux. So, ako ay Windows. So, si Windows ang clinic ko. So, just click this one para lang po, para ma-download mo. Ngayon, hindi ko na po siya i-click kasi meron na po ako. Once na na-click nyo po siya is, dito na ang, makikita nyo siya dito. So, sa mga wala pa po, i-download lang niya, i-download lang si OBS Studio, then, para magamit na. Since, ayun, start na tayo. Start. Click lang siya, open natin. So, ito ngayon, kaya ito siya may ganito is, ang ginawa ko is, nilagay ko si display capture dito sa sources. Clinic ko siya bago ako nag-start recording is, itong display capture is, clinic ko na siya para may makita at hindi lang po itim ang inyong makikita. So, nilagay ko na po siya dyan. Click ko lang ng ano para hindi na siya magalaw. Ayan. Itim lang po kasi talaga siya. Tingnan nyo ha. Itim lang po ang makikita nyo. Oops. Ayan, itim. Yang itim lang na yan po ang makikita nyo kapag wala si display capture. So, ngayon dito sa itim na to, hanggang dyan ka lang sa margin na yung dark black. Hanggang dyan mo lang. Kasi pag hindi is, ayan, magiging kalahati lang po. So, ayan. Palalakin ko lang siya is, click right sa mouse nyo. Transform, fit to screen or control F. Ayan. Ayan. So, ngayon, pag nasa OBS Studio na po kayo sa loob na, una po nating puntahan is, settings. Settings po tayo. Ayan. So, language, of course, English. Theme tayo is dark po ang naka-default niya. So, naka-ano lang po ako. Naka-dark theme. So, default. Then, dito tayo sa source alignment snapping. Snap sensitivity is 10.0. Yun. Yan na yun. Okay na siya. Wala na. All default na po ako dyan. And then, dito tayo sa stream. So, since nakagawa na ako ng account, matik na po ito ay nandito na siya sa stream. Si YouTube account ko. So, sa service po, dito sa stream, is pipili kayo ng kung saan nyo gusto mag-live. Nga pala, sa bago pa lang nito, pag pinindot mo itong stream na to, pag wala ka pang account na nilagay is, magiging, ang, may, meron, mamimili ka dyan kung saan ang settings mo, or stream or, mag-streaming ka lang ba, or mag-recording. So, ako kasi streaming lang. Streaming ako, so sa stream ako naka-settings, yun nga, nakagawa ako ng account. Tapos, sa service dito is, siyempre, YouTube ang pinili ko. Meron din po dyan is Facebook Live. Pwede mo rin pong piliin yon.
Sa server naman is yung primary YouTube ang nilagay ko. So, okay na tayo dyan. Output. Yan. Output advanced po siya. Output mode is advanced. Streaming is, ayan, audio track ko is 1. Encoder ko is X264. Meron pong 800 niyan. Pwede mo yun piliin pag meron. Kaso sa unit ko is hanggang 264 lang. So, yun ang sa encoder. And then, sa rescale output is 1092 by 614. So, bali, sa ibang gadget po is merong 1920 by 1080. Yeah, 1080. Yan. Meron sila dyan. So, pwede nyong gawin din po yan. So, byte rate ko is 3000 kbps. Wala na po akong inano dyan. Naka-default. Then, dito naman tayo sa recording. Ayan. Sa recording ko is, type ko is standard. Sa yung recording path naman or kung saan mo i-ano yung files mo is click browse mo lang para i-assign mo kung saan. Halimbawa magre-record ka gaya nito is doon mo lang, doon siya masisave automatic po. Yan, recording format. Dapat naka MP4 to eh. Hindi ko alam ba't. Sa recording format is I suggest na MP4 kasi yun naman talaga ang kahit sa ano naman MP4 talaga siya, di ba? So audio track 1 lang ako. Okay na tayo diyan. Dito naman tayo sa audio. Yan, audio ko is sample rate is 48 kHz. Channels is stereo, merong mono yan. Ayan, other are defaults. So, sa video naman tayo. Base canvas resolution, 1920 by 1080. So, ang ratio niyan is 16 by 9. So, yung pang YouTube talaga. Output scaled resolution, same dito. 1920 by 1080. Ratio is 16.9 din by 9. 16 by 9. So, yan. Default na rin. Hotkeys, wala pa akong ginalaw dyan is, ito yung parang command to eh. Yan. Ba, hindi ko po yan ginalaw. Advanced, lalong hindi. So, once na naset, all set nyo na po ang settings is, just click here, apply. Apply, then click OK. Yan. So, ayan, balik na po tayo dito. Ngayon, para makita natin yung si browser na inopen natin. Ito, gaya nito. Kung gusto nyo to siya mailagay sa ano nyo is i-open lang natin yan siya. Ayan, open tayo ng browser. Ayan. Balik tayo doon. So, plus sign sa sources ulit. Plus sign. Window capture. Ayan. Window capture. Click lang po natin yan. Ayan. Click OK. Pwede nyong baguhin itong pangalan na to. Ito. Ayan. Click OK. Ayan. So, click OK ulit. Ngayon, maliit. Pwede nyong palakihin. Pwedeng palakihin. Paliitin. I-move, pwede. So, para mabilis ang palakihin is Control F. Control F lang po. Or, click right, transform, then, fit to screen para lumaki siyang gaya nito. Pero since gusto ko lang is maliit, maliit lang po siya, yan. Ganyan. Ayan. Basta, dapat dito lang sa margin na kulay blue ni screen kasi pag hindi, ayan, kalahati lang ang makikita. Mawawala siya. So, ayan. Ngayon, dito naman tayo sa kung gusto nyo lagyan ng picture, maglagay kayo ng picture, sources ulit, plus sign, image.
Ayan. Image. So, lagyan natin. Baguhin natin. Pwedeng sample pics. Picture. Ayan. Click OK. So, browse. Ito, ibabrowse natin. Browse, browse, browse. So, alam nyo naman kung saan yung ano nyo. Open nyo lang yung mga picture nyo. Then, click mo ulit siya. Ayan. So, click OK ulit. Oh, ito na. Kasize. Magkasize na sila. Oh, di ba? Dalawa na. Yun nga, pag gustong palakihin, click right. Click mo muna siya. Click right. Transform. Fit to screen or control F. So, ganyan lang. Ngayon, gusto naman mo naman magpakita. Halimbawa, nagla-live ka na. Pag nagla-live ka na is, pwede mo naman siyang pwedeng magpakita or pwedeng hindi. So, ngayon, sa sources ulit, plus sign ulit tayo, then, video capture device. Click mo lang yan. Kunwari. Lagay natin camera. Cam. Ayan, cam. Click OK. And waiting. Hi. Smile. Ayan. Smile. Pangit po. So, click OK mo lang yan siya. Click OK. So, as gaya ng sa iba po, is movable po siya. Movable, and kaya mong i-resize. O, diba? Ayan. Palitin pa natin. So, ito, ayan na siya, ayan na. So, kung halimbawa mag-o-open ka pa ulit ng isa pang browser, pwede naman. Ayan, sana'y may natutunan kayo sa aking paliwanag at sana'y kayo ay naliwanagan. Muli ko po nga palang ipinapaalala na ang OBS Studio ay wala pa po sa Android. Bali, sa mirroring pa lang siya. Kung sa Android man, mirroring pa lang siya. Available pa lang po siya is sa laptop pa lang or sa PC. So again, thank you very much. Thank you sa naghikayat sa akin na gumawa ng tutorial na way kayo may natutunan sa aking ginawa. Ang susunod ko pong ituturo ay kung paano naman po mag live gamit ang OBS. Ang maganda po siya as in a nakakalibang. Thank you sa panonood at thank you sa tiwala. Nawa ay may natutunan ulit kayo. Thank you. See you on my next vlog. Bye-bye. Oh my God.